Good afternoon, Pweymates. It's Saturday and it's time for our weekly Pweday. Pweday is Autism Society Philippines enrichment program for our young adults on the spectrum. Join us today for an afternoon of interactive fun and of course, learning. Oh, say hello to our Pweymates na, Kuya Sinin. Hello, hello po sa inyong lahat, mga Pweymates. Kuya Sinin po at your service and welcome to Pweday. Samahan nyo kami ni Mami Peng para sa isang masayang hapon ng Sabado. Today, I will be teaching everyone my family's recipe of chicken embutido. Wow! Family recipe pa pala to ni Kuya Sinin. Kuya Sinin always teaches crafting like his DIY hanging picture frame, paracord bracelet, popsicle cell phone holders, and other cute do-it-yourself items. But today is his first time to teach us how to cook. Nagluluto po talaga siya sa bahay at very comfortable po siya sa kusina. Tanong ko lang, Kuya Sinin, bakit homemade chicken embutido ang naisipan mong ituro? Nako, Mami Peng, magandang tanong yan. Because chicken embutido is very easy to make, that's why I choose to teach this. Embutido or Filipino meatloaf is an adaptation of Spanish sausages. The word embutido is a Spanish generic term for sausage. If we check the history of the Philippines, we were colonized by the Spain for 3.5 centuries. Uy, that's 350 years, ah. Ang tagal nun, ah. Correct, Mami Peng. This is why many Filipino dishes are influenced by Spanish cuisine. And most even retain their original Spanish name like caldereta, menudo, mechado, arroz caldo. Just to name a few, at itong mga pagkain ito ay regular na kinakain ng mga Pinoy. Gusto ko ngayong malaman kung alin sa mga Spanish-influenced Filipino dishes na ito ang paborito nyo. Umpisahan natin kay Mami Peng. Which is your favorite, Mami Peng? Hello, Pweymates! I am Mami Peng and my favorite Spanish-influenced Filipino food are desserts like leche flan, polvoron, and braso de Mercedes. What's yours, Kuya Sinin? Thank you, Mami Peng. My favorite Spanish-influenced dish is, of course, embutido and adobo. What's your, Kuya Gio? Thanks, Sir Senate. Gio is my name. My favorite Spanish-influenced Filipino food is arroz cubano. How about you, Parin Ken? Thanks, Parin Gio. My name is Kendrick. My favorite Spanish-influenced Filipino food is lechon. What about you, Renzo? Thanks, Parin Kendrick. My name is Renzo. My favorite Spanish-influenced is paella. How about you, Sigrid? Thank you, Renzo. My name is Andrew Sigrid. My favorite Spanish influence, Filipino foods are churros and lechon. How about you, Thea? Thank you, Sigrid. My name is Thea. My favorite Spanish influence Filipino food is ensaimada. What is your favorite Spanish influence Filipino food, Franz Joseph? Hey, my name is Franz Joseph. My favorite Spanish influenced Filipino food is leche flan. What about you, Kuya Rav? Thank you. Hello, Pweymates. My name is Rav. So, my favorite Spanish Filipino influenced food is kare-kare. What about you, Elijah? Hey, Rob. My name is Elijah. My favorite Spanish-influenced Filipino food is ilocos empanada. What is your favorite Spanish-influenced food, Joshi? Thank you, Elijah. My name is Joshua. My favorite Spanish-influenced Filipino food is arroz caldo. What about you, Christian? What is your favorite Spanish-influenced Filipino food? Thanks, Joshi. Hello, my name is Christian.
My favorite Spanish-influenced Filipino food is sausage. What about you, Viz and Jerome? Thanks, Christian. We are Vince and Jerome, and our favorite Spanish-influenced Filipino food is paella valenciana. What is your favorite Spanish-influenced Filipino food, Ezekiel? Thanks, James and Jerome. My name is Ezekiel James. My favorite Spanish-influenced Filipino food is arroscado. What about your Rain? Thank you, Kuya Ezekiel. Hello, guys. My name is Rain from ASP Angono, and my favorite Spanish-influenced Filipino food is coquetas. What about you, Kuya Angelo? Thanks, Angelo. My favorite Spanish-influenced Filipino food is adobo. Back to you, Mommy Peng. Thank you, Angelo, and thank you, Pweymates, for sharing all of your favorite Spanish-influenced Filipino dishes. Lechon, ano pa ba yun? Aros cubana, aros caldo, churros, naku, nakakagutom. And I bet gugutumin tayo lalo pag nakita natin itong ituturo ni Kuya Sinin. So wag na nating patagalin pa. Pweymates, let's give a welcome applause to our very own Kuya of all Pweymates, Kuya Sinin. Warm pwede applause! Hello, hello, Pweymates! Kumusta na kayo? Today, this afternoon ay napaka-interesting ng gagawin natin kasi ito yung ano, sa family namin kasi, pag inihahanda to, ito yung mahilig i-take out sa mga handaan kasi madali siya eh, very handy siya eh, nakabalot kasi sa foil. So this afternoon, wag na nating patagalin, sisimulan na natin. So, ang uunahin ko po, ipapakita ko po sa inyo na procedure ay yung pag-mince po ng bell pepper. Kung meron kayong bell pepper, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano i-mince ang bell pepper. Okay? Just give me a minute para sa ating video. Yan po yung meat natin, half kilo chicken ground. Yan yung ating grated na carrots. At ang ating minced na onions. And then the bell pepper, pwede rin pula at pwede green. At yung ating binate na itlog. Ayan. At yung ating, yung ba to? Yan yung pickle. Yan yung black pepper. And then the salt. Kailangan natin ng salt mamaya. At yung minced garlic natin, dalawang ano lang naman butil yan. At yung grated cheese, magpapasarap. Yan, breadcrumbs din. And breadcrumbs. And then, ilagyan ko pa siya ng raisins. Ayan po yung chicken hotdog at yung slice na boiled egg. Okay. Isusunod ko na po yung ating pag-mince po ng bell pepper. Okay. Ayan, medyo malaki lang kasi yung bell pepper ko. So, kalahati lang yung gamit ko kasi gagamitin din naman namin sa ano, sa ibang pagluluto. Okay, so yung half. So, dahan-dahan kayo sa ano, pag-iwan nyo. Tatanggalin nyo yung buto kasi hindi naman kasali doon eh. So, you have to remove the seeds. Tapos yung parang, yun yung kinakapitan ng buto. Ayan. So, yung half lang yung gagamitin natin pag sobrang laki ha. Kasi big. Malaki kasi yung bell pepper ko. So, medyo mahal din yung bell pepper ngayon. So, yan. So, remove natin. And then, slice muna natin siya ng pahaba. Medyo manipis na rin siya para hindi na kayo mahirapan. So, slice. So, be careful with your, ano ha, pag-slice nyo ha. Okay, guardian, parents, guide nyo yung ano natin, yung ating mga anak sa pag-slice. Ayan, tapos puputulin na natin siya, dahan-dahan lang, ayan. So, magiging parang cube siya. Ayan. Tapos, continue sa tayo sa pagpuputo. Pag
pag-i-slice ng ating mga ano, hanggang mapino yan, ipinuhin natin. Kasi dapat, ang kagandahan kasi dito, mga ano, mga Pweymates, pagpino kasi, hindi na natin malalasaan na meron palang bell pepper. Ron, sa mga parents, ah, kung gusto nyo pakainin yung, ano, yung mga anak natin. Ayan, pinuhin nyo lang po yung mga vegetables na ilalagay nyo doon sa ano, sa mga niluluto nyo yan. Makakain na nila yan. Na nila mahalata yan kasi parang ano na yan, sasali na yan doon sa karne. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kapino. Pinong-pino siya. Yung pag-minus yan. Ayan. Continuous lang yung ganyan. Ayan. Kung hindi pa kayo sanay ng mabilis, o sinandaan, pwede naman. Ayan. Be sure lang na yung kamay nyo is nakasecure. Dapat hindi siya makuputol din. Ayan. 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 Ganyan kapino ha. Ayan. Okay. Okay. Kung ginawa ko po ang pag-mince ng bell pepper, syempre kayo din. Okay. Pweymates, start na tayo. Get your bell pepper para i-mince natin. Okay. Tingnan natin sa ano. So maya-maya mag-spotlight si Abby. Okay, guardians, parents, ate, kuya, i-guide nyo lang yung ating mga Pweymates para ano, hindi sila madisgrasya. Kuya Sino, oo, si Fran. Oo. Enjoy nyo lang, nako, oh. Para ka lang nag-aano niyan. Kahit mabagal, eh, at least sigurado naman kayo mapipino yan, di ba? Di ba, Mama Merlin? Oh. Approve ba? Ganda ng style ni Elijah ba yun? Oh, si Elijah oh, yun, tsaka si Thea. Parang dahan-dahan, di ba? Ano yung next nating imimince, Kuya Sinin? Ang imimince natin is yung onions. Yung pinakamahal na gisantes ba ang tawag doon? O yung pang ano? Sibuyas. Gulay ba siya? Gulay, tama. Sibuyas. Gisantes yung green yun na bilog, di ba? Parang green peas. Oo, gisantes. Oo nga pala. Uy, tapos na sila, kuya. Uy, tapos na ba? Okay. Kung tapos na kayo, isusunod na po natin yung isa sa pinakamahal at kontrobersyal na panghalo sa ating niluluto. Ayan po yung bili ko po ng sibuyas is yung apat na pirasong sibuyas is nasa 90 pesos po. Yan po yung pinakamalaki at yung tatlong piraso niyan. Is malaki yata yun sa'yo ah. Oo, medyo malaki yan. Kaya lang medyo mahal. 90 pesos nga eh. Ang liit ng tatlo. Bali apat sila. Ayan. Ay, ito naman eh. Ayan kung nakikita nyo, di ba? Yan, ganyan. So medyo nipisan nyo na. Ayan, ninipisan nyo na. Oh. Dahan-dahan din kayo ha. Be careful with your fingers. Okay? So yan. Gayat-gayat din. Yan, dumidikit kasi yung ano yung sibuyas eh. Oy, wag kayong ano ha, pag magagayat kayo ng sibuyas, wag kayong iiyak ha. Nakakaiyak talaga yan. Mami Ping, meron ka bang technique kung paano para hindi nakakaiyak yung paggayat ng sibuyas? Ano, Kuya Sinin, magsuot ka ng face shield. Papasok din siya. Hindi, mas hindi. Kasi medyo yuyuko ka, di ba? O kaya mag-contact lens ka. Sa totoo lang, pag naka-contact lens ako, hindi ako naiiyak sa sibuyas pag naka-contact lens ako. Iyak na iyak yung taga-chop kong isa. Pag ako nag-takeover, walang iyak yun pala. Naka-contact lens ako. May covering. Pero naisip ko yung face shield. Pero yung ibang nababasa ko, ibabad mo daw yung sibuyas sa water para mabawasan yung anghang. Ang hindi ko alam, once you chop it, lalabas pa rin naman siguro yung
talagang juice niya na ano, nakakaiyak. Ayan, tingnan niyo kung gaano kapino, Mami Peng. Ayan, ganyan kapino. Oo. Ah, yeah. Okay. Yes, pipinuhin niyo siya. Mapali, mapino pala ayan, siya. Eh, si Kuya Sining, kaya niya, oh. Hindi siya naiyak. Oo, kaya yan. Oh, kaya ka ni Rain, eh. Oh. Oo. Okay. Oh, ayan. Okay, I think alam niya na, di ba? Okay, o oh, sige, kayo na. Oo. Ayan. Uy, tapos kasi, na yata sila, o. Oo. O, tapos na si Sigrid ng sibuyas niya bilis. At ano ba yan? Bilis. Finish na siya. Uh-oh. Okay, eh itong si Sigrid naman eh, talagang master chef sa kusina yan. Pati kanay na sa'yo mag-iwa yan. Pati si Teo, oh, tapos na rin. Grabe. Oh, wow. Sino ba ang nag-iwa niyan? Sinong nag-iwa niyan? Ha? Gagaling niyo na talaga mag-iwa. Okay. Oh. Kasi nag-innovate na kasi tayo, Kuya, ano, Mami Peng. Mm. Ng mga luto, di ba? From assembly, eh ngayon, eh nag-ano na tayo ng fire, gumagamit na tayo talaga, niluluto na natin, ini-steam. Ah, pupunta na rin tayo sa frying. Soon? Oo, soon. Pero ano muna, dadaanan muna natin ng steaming, tapos sauteing. Yung mga yun muna. Or inahalo natin. Umiiyak? Naku, umiiyak na. Umiiyak na ba? Naluha na. Kapikitay sa mata. Ako, kawawa naman. Punasan mo muna ng tissue paper towel. Nabasa. Oo, kawawa. Huwag yung kamay mo. Huwag punas yung kamay mo sa kanya. Oo. Hindi, kaya mo yan. Huwag mong iiyakan. Kaya mo yung ano, immense. Kaya you can do immense. It. Kendrick, oo. You can do it. Matapang yung sibuyas nila, Kuya Sinin. Oo nga. Ay, nako. Kuya Sinin. Yes. Okay na po. Wow, si Renzo is done. Si Rav is still doing it. Very good si Rav. Galing. Oh, one day, ang assistant mo, Rav, ay si Mami. Assistant na lang siya. Ikaw na ang main. Tagaluto, Rav. Gagaling na itong mga Pweymates natin. Gagaling na kasi, oh. Renzo is done. Halos lahat na ata done, eh. Meron pang humahabol na iba. Meron pa ba? Pero tingnan mo kung ilang percent na kasi pare-pareho lang naman ang gagawin natin. Oo. Grate na kayo ng cheese. Ayan, nag-grate na sila. Ayan, napakadali yung ano ha, yung pag-grate ng cheese ha. Oo. Sana nakikita ko kayo lahat ha. Mga Pweymates, kayo ang mag-grate ng cheese. Oy, mahal din ang ano ha, mahal din ang yang ano yang cheese magkano na ba ngayon 50 plus parang 50 plus yung isang kahon ng ano yung sikat na ano depende ano din sa brand Kuya Sinin pag sikat mahal ano oo nga puro cheese na lang ang gine-grate nila Kuya Sinin that means done na sila sa bell pepper done na sa onion yes so cheese na lang ko, ano, okay na kung okay na yon. Kung sinunod yung ano ko, medyo pino dapat yan yung ano natin na kapag una nating, di ba, advance natin prep, yung grenade natin yung ating ano, yung ating carrots. Then, nag-mince tayo ng bell pepper, nag-mince tayo ng onions, tapos nag-grate tayo ng cheese. Di ba? Okay. Ang susunod natin is mix na tayo. Ayan, uunahin natin yung half kilo natin na ground chicken. Ayan, gumamit ako ng spatula. Kung wala kayong spatula, pwede naman yung mga ano yung pansandok. Ayan, then next natin yung onion, yung minced onion natin. Then yung breadcrumbs, dapat may breadcrumbs kayo ha. Ayan yung breadcrumbs. Half cup. Then, yung grated carrots natin. 1 cup grated carrots. Then, nilagay natin yung grated cheese. Ayan. So, wala namang order yon. Wala namang order yon. Kung mauna yung ano nyo. Pero sa akin, ito lang yung ginawa ko. Yung pagkakasunod-sunod.
Ayan yung ano natin, bell pepper, yung minced bell pepper. Yan. Halo-halo lang. I-empty nyo lang yung lagayan nyo. Okay, next. Ayan yung pickles. Nilagyan ko siya ng pickles, ha. Optional. Kung meron kayong ano. Tapos nilagyan ko siya ng raisin. So, optional siya. Okay, at saka yung minced na garlic. Yung dalawang ano, butil na garlic. Okay, yan. Mix na siya. Yan, mix. Okay. So, mix nyo lang yan. So, mapapansin nyo, wala pa dyan yung, ano, ha, yung paminta natin, yung black pepper at saka yung asin. Mamaya pa yon, i-mix muna natin yung mga ingredients na nauna. Then yon, ayan na yung asin. So, may nagtanong sa akin kung gaano karami yung asin. Kalahating kutsarita lang po, mami. Ayan. Tapos yung ano, yung paminta or the black pepper, ihalo na natin. Ihalo. Yun. Tapos continuous ano, halo lang. Continue lang natin. Okay. Yung mga may electric mixer, pwede rin. Pwedeng gamitin para mas mahalo. Or else pwede rin kung wala kayong panghalo, pwede niyong kamayin kung malinis yung mga kamay nyo. Ayan, hinuli natin yung ano natin ha, yung egg. Isang ano lang, beaten egg yung ginamit ko dyan. Ayan, yun lang. Yun yung pinakahuli. Okay? Pweymates, go! Mix na kayo. Kuya Simin, parang 2 eggs yung nilagay sa recipe. Tama oh, ba? Oh, 1 to 2 eggs kasi yung nakalagay doon, ma'am eh. Medyo malaki kasi okay. Egg na ano ko. So, isa lang. Kung maliit yung egg nyo, 1 to 2 eggs, one ano, kung isa lang kung malaki. Mm-mm. Okay. So, I don't think may problema naman kung sosobra ka ng itlog. Yeah, wala namang problema yun. Mas malasang itlog. Isa lang, mas, oh, wala naman. Mas buo lang siya, no? Kung yes, nabit na nila yung itlog nila. Yes. Okay, yan na po. So, ang ginamit namin, yan yung cup, ha? Measuring cup yan. Yan yung 1 cup. Ayan. So, approximately 250 grams yan. Yung laki niyan. Ayan. So, yan. Para may panukat na kayo, kung may mga measuring cup kayo, 1 cup po ang nilagay ko. Ang pwede nyong, ano. Tapos, sinabihan ko yan, mag-prepare kayo ng ano. Yung haba niya is mga 12 inches. Standard naman po yung laki ng ano, yung width ng ano eh, ng aluminum foil natin. Ayan. So, ipa-platin lang po natin siya. Ipa-platin natin siya. Ayan. Ipa-platin natin. Ayan. So, at least merong mga 2 inches both sides na ano, gap or yung space para dun sa ano, ipo-fold natin, pang-fold. So, ipa-platin natin siya. May tatanong niyo siguro saan natin ilalagay yung ano no, yung itlog at saka yung ano, yung hotdog, yung chicken hotdog. Ilalagay po natin sa gitna. Lalagyan natin ng parang kanal siya. Ayan no, sa gitna. Ayan. Then ilalagay natin yung hotdog. So yung hotdog ko kasi is ayan. Biniya ko lang po siya sa ano, divide ko siya sa ano, sa 2. So pwede niyo pong siguro sa hotdog, apatin nyo siya para ano, para malagyan nyo lahat. Kasi kinulang ako ng hotdog kasi malaki yung nilagay kong hotdog eh. So, at saka yung ano, supposed to be dapat ang itlog rin na ilalagay dyan is 1.5 lang. Kaya lang nilagay ko 3. Kasi para maipakita ko rin yung walang ano, yung walang nakapalaman na itlog at saka hotdog mamaya. So, yan po. Ayan, ginanun lang. So you have to cover, i-cover nyo lang, i-roll nyo lang siya, yan. Madali lang naman eh. Kuwang-kuwa niya, i-wrap nyo lang siya, ayan, habang ano, little by little, pinofold nyo siya, pinaplat nyo yung dulo, ay, yan, inaano nyo pala yung ano, yung both sides niya, ayan, ganyan lang. Ayan, madali yan. Oh, wala namang masyadong technical ano dyan eh. Ayan, oh. Pero paulit lang sandali po. Ha? Paulit. O sige, ulitin ko ulit ha. Okay, as per requested by Rob. Ayan.
Magsusukat po kayo ng 1 cup. Pero depende sa inyo, pwede nyo namang hindi sundin yan, yung 1 cup. Kung gusto nyo, medyo kulang ng 1 cup para humusto doon sa ano. Kasi yan kasi inaabot lang ako ng 4 na balot na ano eh, 4 na rolyo ng ano. Embutido. Ayan, ipa-flatten mo lang, Rob. Ayan. Kung wala kayong spatula, pwede rin namang kutsara. Ayan. Ayan. Yung side by side, mag-ano ka lang ng mga 2 inches para dun sa pag-fold mo habang niro-roll mo yan. Ayan. Yung sa itlog po, sir. Ayan. Maglalagay ka lang ng parang kanal dyan sa gitna. Ayan, oh, lalagyan niya yan ng ano. Ayan, tingnan mo ha. Ayan. Parang line, parang kanal siya na paglalagyan mo ng hotdog at saka ng itlog. Ayan, oh. Excuse me, Sir Timin. Yes, Thea. Nilalagyan po ba yung foil star margarine and butter? Ay, hindi na. Hindi ko na nilagyan eh. Hindi na. Pero usually kasi yung iba, nilalagyan nila, parang grease nila yung ano, yung foil para hindi dumikit. Pwede rin naman, lagyan nyo ng ano, pwede nyo i-grease yung ano, para pagtanggal nyo, pag naluto, hindi siya masyadong didikit. Hindi na ako naglagay eh. Thank you po. Ayan. Ayan, parang pina-roll niya lang para matabunan yung mapasok sa loob yung hotdog at saka yung itlog. Ayan, then ayan, slowly pinopold yung sagi yung hinahawa inaano pinipress yung sa gilid. Ayan. Then ayun, iano niyo na. I-press nyo, then i-fold nyo. Ayun. Ganun lang. Okay? Ayun, that's it. Okay, kayo naman. Yes, it's wrapping time. Ayan. Siguro magwo-wonder kayo medyo yung iba pag una nyo pa lang mag-wrap ng ano ng aluminum foil pag dinaan nyo, medyo malambot yung iba. Okay lang 'yon, okay lang 'yon. Kasi bago pa lang naman kayo. As I takes a lot of practice din naman kasi ang pagbabalot ng ano para makuha mo na medyo matigas yung ano, medyo compressed ng husto. So okay lang 'yon. Maluluto din naman 'yan kahit malambot yung ano pagkakabalot nyo. Ayan. Okay. So ang ipapakita ko po sa inyo ay yung kung paano ko inilagay sa turbo. Kung yung mga may mga turbo broiler pwede rin. So, kung meron kayo, iseset nyo lang sa 175 yung ano, yung temperature, tapos sa 60, ilagay nyo na sa 60 yung time nyo or 1 hour. Yan. So, tinitingnan nyo, ini-emphasize ko yung parang biyak. So, dapat sa ibabaw kasi pag naluto yan, nag-drip yung ano, yung juice nung ano, nung embutido, ayaw nating maubos yung juice, no, habang ano yan, lumalabas kasi yung juice eh. Dapat intact pa rin dapat yung juice, yun yung flavor eh. So dapat nasa ibabaw yon. Kung nasa ilalim kasi mas madali, doon magdi-drip yung ano, yung parang pinaka-closing niya, yung para yun oh, yung nakita nyo yung parang sa gitna, yung parang joining nung ano, nung cover, dapat nasa taas siya. Okay? So yun yung sa turbo. Be sure na kumukulo na yung ano nyo. Yung, oh, may lumulutang doon kasi doon ko nilaga kasi yung itlog eh. Yung puti ng itlog. Okay. So, dapat kumukulo na yung tubig nyo. Then, ayun. Same din ha. Nasa ibabaw dapat yung parang ano nya. Yung parang yung parang biyak nung ano. Nung tawag nito yung aluminum foil para hindi tumagas yung ano juice nung ano. Ayan.
Ayan. So, yon. Tinanggal ko na. So, kasi magpapalamig na ako. That's after 1 hour. Ang bilis, no? Ayan. Ayan na yung ginawa ko. Ang pangit na ng presentation ko eh. Ayan. Ayan. Yung sa kabila niyang ketchup ah. Kasi masarap din siya pag may ketchup na sausawan. So, yon. Ayon. So, ready na ba yung mga steamer nyo? Ay, huwag nyo muna isa lang pala sa steamer at maya-maya kung taas na yung, pag natapos na kayong magbalot, ng ano, huwag nyo muna isa lang kasi magpapapicture tayo ng mga ginawa nyo. Doon, mag ano tayo, group photo. Roll mo na yung next mo. We will take a group photo first. Para sa ganun, eh, meron na tayong souvenir photo. Kasi once na nilagay niyo yan sa steamer, wala na. Mag-aantay tayo ng isang oras. Eh, hindi pa tayo pwede maghiwa-hiwalay dito sa Pweday. Okay. I think we're ready, Kuya Sinil. Okay. In 3, 2, 1, show me your embutido. Smile. Okay, another one. Okay, in 3, 2, 1, smile. Right. Wow naman, Kuya Sinin. Kusinero ang dating mo kanina, Kuya Sinin. So, ayan, i-elevate natin ha. Imbis na kusinero, tatawagin kitang chef. Chef na chef ang dating ni Kuya Sinin. Kulang na lang eh, chef's hat o yung tinatawag na tuk nga ba yun? Tuk? At mukhang napakasarap ng itinuro mo. I can't wait to try it talaga. Excited to try it. So congratulations, Kuya Sinin. May bago ka na namang career option. Thank you, Mami Peng. Sana nagustuhan ninyo mga Pweymates tsaka mga nanay. Pinaghirapan ko yan. Ha? Pero kahit mahirap, basta para sa inyo, igagawin natin yan. Okay, announcement time. Next week, ako naman po ang magtuturo. Palitan lang po kami ni Kuya Sinin. Arts and crafts po ang activity natin. And since February 14 is near, Valentine's Day inspired po ang gagawin natin. We will be upcycling old bottles into cute, useful items. Okay? So sign up na kayo and please check the materials needed in our group chat para ma-prepare nyo na rin. Mga bote pong mga ano, yung mga walang takip, pwede pong bote ng mga mayonnaise, yung mga wide mouth, yung malalaki yung bibig, ano, na pwede nating lagyan ng kung ano-ano after. Pwede rin namang wine bottle kung wala talaga kayo. Anything, basta't bahala na, i-decorate po natin yan. So ano pa ba ang gusto mong i-announce, Kuya Sinin? Ito, our online AOK Pilipinas talk show is back. Ang tatalakayin po ay yung mga socialization challenges ng mga adults on the spectrum at kung paano natin sila tutulungan. Next Saturday na po yan, 10 a.m. via FB Live. Anong photo ba isi-send? Teka. Dahil sure akong masarap ang ating embutido, eh siyempre kailangan nating ipagmalaki yan, di ba? Sa ipagmamalaki natin yan sa FB, sa TikTok at Instagram. Send us a photo of yourself and your plated embutido. TikTok orientation po by Tuesday 12 noon. Always choose a bright spot when taking your photo. Paste the source of light para maliwanag. At pakitaan nyo din kami ng inyong plating skills. Ipi-plate nyo yan. Siyempre, slice nyo yung embutido nyo at ayusan nyo ng konti. Guys, para mas maganda ang slicing nyo, dapat yung kutsilyo nyo is matalim. No? Matalim siya. Kasi pag hindi matalim, nadudurog yung ano. Yun lang. Okay, so lumipas na naman po ang isang masayang hapon na kung saan magkasama tayong natuto. Join us again next Saturday for another fun-filled afternoon. Thank you, Kuya Sinin, for showing us how easy it is to make this yummy embutido. Thank you, Ate Abby, for a smooth Zoom activity. Thank you, Pweymates, and your loving families for the love and support you give to ASP programs like Pweday. We always strive to make Pweday better just for you. This is Kuya Sinin. And I am Mami Peng saying,
Thank you for helping build, Ann. Hey, okay, Philippines.